Ang pag-uusapan natin sa video na ito, mga idol, ay patungkol nga sa pangbabangko kay Quinn Cook. Susubukan natin na sagutin kung bakit ba hindi siya pinapalaro parate ni Coach Frank Vogel. Unang-una, kinuha siya ng Lakers para mag-provide ng scoring punch off the bench. Last off season niya ay pumirma siya ng isang 2-year, $6 million contract. Matapos nga niya ng dalawang seasons niya sa Golden State Warriors. Last year, regular rotation player siya para kay Coach Steve Kerr. At nag-a-average ng 6.9 points, 2.1 rebounds at 1.6 assists sa loob yan ng 14.3 minutes per game. 74 games nga siyang naglaro last year para sa Warriors. Hindi siya yung pinaka-athletic nor yung pinaka-magaling kahit sa bench ng isang team. Pero ang sure na makukuha mo kay Cook ay ang scoring. Kaya naman, parang misteryo kung bakit sa era ngayon na ang mga scoring point guards na ang mga nangingibabaw ay bangko si Cook para sa Lakers. Nakaka 58 games na ang Lakers so far at 36 games pa lang siyang naglalaro. Madalas ay sa garbage time lang. Hindi rin siya bangko dahil may iniinda siyang injury. This season, isang game pa lang siyang nalilista as inactive. So ang mga natitirang games na hindi niya nilaro ay hindi lang siya pinasok ng coach. Sa 36 games niyang nilalaro this season, 19 games doon ay naglaro lamang siya ng 10 minutes pababa. At syempre, yung nalalabing 17 games ay 10 minutes pataas naman. Pero never tumaas ng 30 minutes ang nilaro niya sa isang game this season. Ang season high nga niya sa minutes ay 26 minutes and 3 seconds laban sa Chicago Bulls noong November pa. So medyo na-establish na natin na bench warmer nga itong si Quinn Cook para sa Lakers. Ang dating solid backup point guard ni Stephen Curry ay nag-a-average lang ngayon ng 4.9 points, 1.1 rebounds at 1.1 assists sa loob ng 11 minutes per game. Bakit nga ba hindi naglalaro si Quinn Cook sa bawat games ng Lakers? Ang una kong nakikitang dahilan ay ang backcourt logjam. Maraming kapwestuhan si Quinn Cook sa point guard position. Andyan si Rajon Rondo at Alex Caruso. And hindi rin nakatulong sa kanya ang pagmumove ni LeBron bilang isang starting point guard para sa Lakers. Dahil dito, imposible o sobrang hirap niyang hanapan ng minuto. At mas pinipili pa siguro ni Coach Vogel ang mga production na naibibigay ni Rondo at Caruso kesa kay Cook. At dito na rin tayo papasok sa pangalawa nating dahilan. Ang kaibahan ni Rondo at Caruso kay Quinn Cook ay nakakadepensa sila ng maayos. Si Rondo di na kasing liksi tulad ng dati pagdating sa kanyang depensa. Pero ang defensive box plus minus niya ay hindi naman negative. 0.1 ito. Si Caruso naman ay may height na pwedeng pang shooting guard. So pwede silang pagsabayin ni Rondo at maganda rin ang depensa nito ni Caruso. Si Quinn Cook, yun nga, basically wala siyang depensa. Negative din ang kanyang defensive box plus minus na negative 1.1. So kapag nasa court si Cook, although isa siyang threat sa opensa, liability naman siya sa depensa at kayang-kaya siya atakihin ng mga opposing point guards. Si Coach Frank Vogel ay isang defensive-minded coach at sa tingin ko naman ay hindi niya pinapalaro si Quinn Cook for the right reasons. Although minsan ako rin mismo gusto ko ipasok si Cook kesa kay Rondo, pero siguro ang perspective ni Coach Vogel ay hindi lang din basta maka-score lang, di ba? Di ko alam kung may iba pa bang dahilan pero yan ang mga napapansin ko, mga idol. Kayo ba? Ano ba ang napapansin nyo kung bakit hindi pinapasok ni Coach Frank Vogel itong si Quinn Cook? I-type lang ang inyong mga komento sa ibaba, mga idol. Sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. This is Jonas PB and as always, hanggang sa muli.